Magandang araw sa inyo, ako si Jan Ansel Alipio at ito ang Jan's Electronics Vlog. Dito sa video na to, pag-uusapan natin itong kakaibang soldering tip na ito. So pinadala to sa akin itong soldering iron na to last year, mga January, galing Australia. Pinadala to sa akin ng tito ko. Shoutout sa inyo, Tito Boy. Nung natanggap ko to, yung soldering tip niya is ganito na. Kung hindi ako nagkakamali, ang tawag dito is easel type. So, correct me if I'm wrong. You can comment down below. Comment nyo kung anong tamang tawag dito. Pero, base kasi sa research ko, ang tawag dito is easel type. So, may kasama din tong ito, soldering pump. Ang tatak nila ay Trade Flame. Tingin ko yung iba sa inyo, hindi familiar sa brand ng Trade Flame. Hindi kasi sila Philippine brand. Galing siyang ibang bansa. Nung natanggap ko itong soldering iron na to, hindi ko agad siya ginamit kasi napakataas ng wattage niya, which is 60 watts. Kung gagamitin ko yung soldering iron na to sa mga hinihinang ko dati, madali lang niyang masusunog kasi puro surface mount components yung mga hinihinang ko. Yung ginagamit ko pa nun is yung soldering station ko. So matagal-tagal ditong naitabi sa drawer ko, tingin ko mahigit isang taon kasi yung gamit ko pa talaga nun is yung soldering station ko. Simula nung nasira itong soldering station na to, saka ko lang ginamit itong soldering iron na to. Actually, hindi naman siya first time na nasira itong soldering station na to. Tatlong beses na rin siyang nasira. Ako rin yung nagayos. Hindi ko na inayos itong soldering station na to kasi bala kong bumili ng bago. Bala kong bumili ng digital kasi hindi ko pa natatry yung digital na soldering station. Kaya hanggat wala pa ako soldering station, ito muna yung pinagtsatsagaan ko kahit sobrang taas ng wattage. Maganda itong soldering iron na to kasi hindi katulad ng ibang soldering iron na umiinit pati yung handle niya. Kung mapapansin nyo, nakahiwalay yung surface na hinahawakan mo doon sa parte ng soldering iron na umiinit. Kaya kahit hawakan mo to dito, hindi ka mapapasok habang naghihinang ka. Kung mapapansin nyo, itong tip niya ay hindi matulis. Compare natin dun sa traditional na soldering tip yung nakasanayan natin, which is matulis. Yung tip nito ay tinatawag na chisel type. Ipapakita ko sa inyo kung anong nagagawa nito. Kung mapapansin nyo, yung wire niya ay mataba. Tama lang sa kanya yun kasi mataas yung wattage niya. Hindi katulad ng ibang soldering iron na mataas na nga yung wattage, tinipid naman yung wire, napakanipis, no? Ang downside lang nito is kapag sinaksak mo sa saksakan natin ay hindi siya magpipit. Kailangan mo pang gumamit nitong adapter para maisaksak ito sa saksakan natin. Ito yung maganda sa soldering iron na to. Ipapakita ko sa inyo. Gawa tayo ng mga hinang na gamunggo. Huwag kang mag-alala, sample board lang to. Kung mapapansin nyo, meron tayong mga hinang na gamunggo. Yung maganda dito sa soldering iron na to, kaya niyang higupin yun ng walang pang-igop. Tignan nyo, Kita nyo? Hinigop niya yung sobrang solder. Ay, mag-focus . Nigup niya yung ubrang solder. Ito pa. Tapos, yung mga solder na hinigup niya ay naipon dito sa tip na ito. Dito sa soldering tip. Ay, mag-focus. Basta, ayan. Naipon dito sa soldering tip na to yung mga
excess solder. Kaya kung yung hinihinang nyo ay palaging gamunggo, no, maa-avoid nyo yan gamit itong tip na to. Papatay ng maraming gamunggo. Ayan, higupin natin to. Sa paghigup niya, actually, hindi naman siya hinihigup ng hangin kaya natatanggal yung soldering lead. Hinihigup din siya ng mga soldering lead na naka-store doon sa soldering tip niya. Hinahatak niya yung mga soldering lead na sobra doon sa solder pads. Kaya ang natitira sa solder pad ay yung soldering lead na sapat lang para sa solder pads na yon. Honestly, itong soldering iron na to ay yung ginagamit ko sa paghihinang ko ng mga SFD components. Kahit na malaki yung tip niya, saka mataas masyado yung wattage niya, ginagawa ko na lang ng paraan. Kapag alam ko ang sapat na yung init, tinatanggal ko na siya sa saksakan para hindi masunog yung hinihinang ko. Then kapag medyo lumalamig na yung soldering tip niya, sinasaksak ulit para uminit siya. Base sa experience ko, mas maganda gamitin itong solder tip na to kahit na naghihinang ka ng mga SMD components. Kasi itong solder tip na to ay yung humihigop na din sa mga sobra-sobra nating tingga na nailalagay sa pads ng isang circuit board. Kaya nawawala yung mga hinang natin na tawag natin gamunggo. Para sa akin, mas maganda gamitin itong solder tip na itong panghinang na to kaysa dito sa nakasanayan nating solder tip na matulis. So yun lamang po, sana nakatulong itong video na ito sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Huwag niyo po kakalimutan mag-like, comment at subscribe. Pakipindot na rin ang bell button dito sa baba para lagi kayong updated sa mga future vlogs na i-upload ko. So hanggang dito na lang. Peace!